Isang magandang hapon mga kalapatid sa welcome back to our channel Kamandag Pigeon TV. For today's video mga kalapatid, i-discuss natin yung pagbibigay natin ng multivitamins and calcium lactate sa ating mga alaga. So, na-discuss ko na to dati, na video na natin to, kaso ang problema, hindi ko yata na ipaliwanag ng maayos at wala din po dun yung, hindi ko na i-detalye na kung ilang beses tayo nagbibigay at kung anong araw tayo nagbibigay. So, yun sa akin, guides lang po ito para sa mga baguhan. Sa lahat po na mga nagtatanong noon na hindi ko nare-respond yan, eh, pasensya na po. At talagang sobrang busy lang mga kalapatids. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo or isishare ko yung pagbibigay ko ng mga multivitamins at calcium lactate sa ating alaga. So, dyan lang po kayo mga kalapatids. Siguro bago po natin simulan, huwag nyo pong makalimutang mag-subscribe. I-click na rin po yung notification bell nang sa ganun ay updated po kayo sa mga bagong videos na ating i-upload. So, paano mga kalapatids? Tara, pag-usapan na po natin. So yun na nga po mga kalapatid, bago po tayo magpunta sa ating pag-uusapan o re-discuss, nais ko po muna mag-shoutout sa mga nagpapa-shoutout. Shoutout sa'yo, Shi Kosu ng Japan. Shoutout sa'yo, Ma Bids. Shoutout sa'yo, Dong Amel TV. Shoutout sa'yo, Manay Barbie Vlogs. Shoutout sa'yo, Pigeon Fancier TV. Shoutout sa'yo, Tito Big No Love TV. And shoutout sa'yo, Empire Love TV. So yan po mga kalapatids. Pakisuportahan lang po yung mga channel nila at pakibisita po mga kalapatids. So, at shoutout na rin po sa lahat ng taga-subaybay at patuloy na nanonood sa atin, lalong-lalo na dyan sa Indonesia, sa Pakistan, sa India, at sa buong Middle East. So, maraming salamat po mga kalapatids. Shoutout po muli sa inyong lahat. So, paano mga kalapatids? Tara na, tuloy na po natin yung ating pag-uusapan. So yan mga kalapatids, unahin na natin itong barako natin, yung bago natin. Ito yung hindi pa natin nagagamit, hindi pa natin nasusubukan, wala pang anak sa atin to. Ito yung galing sa pinsang ko, na gift birth niya sa atin, na galing naman ng Paranaque. So yan po siya, medyo naglugon po siya. Nagpapalit po yung balahibo niya rito sa bandang ulo at ang leeg. So yun nga mga kalapatids, multivitamins, eto, yung kulay pula. So bali yung nagbibigay tayo nito mga kalapatids 3 times a week. So, depende sa inyo kung anong araw nyo gustong bigyan. Kasi ako, hindi ako nagbibigay ng Lunes, ng Martes, tsaka ng Merkulis. Merkulis. Kasi meron tayong ibang binibigay sa kanila. So, pag Lunes kasi, nagbabawang ako eh. Kaya, hindi ko sila sinusubuan na itong multivitamins na ito, tsaka ng calcium lactate. So, nagbibigay ako mga kalapatids, Biyernes, Sabado, Linggo. So, po yung bigayan natin sa breeders yun mga kalapatids ha. Sa mga breeders at saka sa young birds natin. So, yung young birds natin, yun yung one month old pataas na. Pero yung sisiu pa lang is, bali, isa lang yung binibigay natin. Pero daily yun, alternate. So, sila, 3 times a week, 3 beses sa isang linggo tayo nagbibigay. Pero sabay, multivitamin at calcium lactate. So, yun po yung diferensya dun sa mga sisiu natin, sa mga inakay natin. So yan po, nabigyan na natin to. So sunod naman natin yung iba, yung mga babae naman. So pili lang yung bibigyan ko mga kalapatids kung alin lang po yung ibibreed ko. So yun lang po yung bibigyan natin. So mga kalapatids, dito naman tayo sa hen. Ganun din yung bigaya natin. Itong hen natin na isa na to, medyo maganda. Maganda pala yung katawan niya, napakalaki ng katawan niya. Ang bilis mag-recover na itong give birth din sa atin tayo si Pango. Yan mga kalapatid, si Pango.
Hindi ko alam kung saan ko to ibabangga. Gusto ko tong ibangga doon kay ano eh. Doon sa binigay ng pinsan ko sa taga Las Piñas. Subukan natin yun. Pareha sila ng kulay. Yan. Yan yung mga kulay nila. Ito. Si Pango. Ito ready na mga kalapatid sa hubog ng katawan. Yung sa kaliskis niya sa paa. Yung sa mukha niya. Medyo may konting ano lang. Konting tawag nito. Yung paglulugon. Konti na lang naman eh. Matatapos na rin to. So, sasalpakan na natin to. Pero, ano pa tayong gagawin? Isa na lang, papaliguan natin uli sila mga kalapatids. Ito naman yung cut-banded natin na kalapati mga kalapatids. Give birth din sa atin to. So, isa rin to sa ano natin, isasama natin dito sa breeding natin. Maganda rin yung binigay na ito. Naalala niyo yung si Pilay, yung napilay nating ibon na umuwi. Ito yung magulang nun. Yun yung kauna-una ang anak niya. Yan yung anak nito, lalaki. So, maganda naman yung uwi nun, mabilis. Kaya, susubukan ko ulit ito mga kalapatids. So, yan lang yung pagbibigay natin mga kalapatids. Hindi na natin masyadong gagawin complicated pa. Pasimplihan na natin. Napakadali lang mga kalapatids. So, araw-araw nyo ginagawa sa daily na pag-aalaga nyo sa kalapati nyo. So, gamay nyo na mga kalapatids. Lalong-lalo na sa mga baguhan. Gamayin nyo mga kalapatids. Yung mga veterano dyan, marami pa rin silang isishare. Yung iba dyan, pasyalan nyo yung mga channel nila. Nakikita nyo naman dyan mga kalapatids kung magbabasa kayo ng mga comments. Click nyo lang yung mga kalapatista natin dyan. At check, marami din kayo matututunan sa channel nila. So naman guys, si Jansen natin, yung blueberry hen Jansen natin. Okay na rin yung katawan nito. Ang problema lang, medyo lugon din ng konti. Banda rito sa may batukan. Kasi nga gaya na sinabi ko, lugon, naglulugon tong mga to eh. Hindi pa sila matapos, tapos di ko alam kung bakit. Pero konti na lang naman eh. So tamang-tama to siguro by next week na mga kalapatids. May isasalang na natin sila. Ayusin din natin yung kulungan nila. Didisinfect din natin para sure na maganda yung kakalabasan mga kalapatids. So sa ngayong week na to, prepare pa rin natin sila. Iahanda pa rin natin sila mga kalapatids. So yan mga kalapatids. Ito ang plano ko dito. Ibabangga ko sana kay Tangos. So subukan natin si Tangos dito. Or si Taiwan, ang gusto kong mangyari dun eh. Pero tingnan pa rin natin mga kalapatids kung ano yung magiging plano natin sa pag-prepare. So guys, ito rin yung isa sa bago sa ating loob, Grizel. Yan, super big hen to. Laking hen mga kalapatids. So try kong ibang gato kay Tatang o kaya kay Dewert. So tingnan natin kung anong kakalabasan ng off-color na maibibigay nilang ibon sa atin. Kung off-color ba o regular color, yan po mga kalapatids. Pasensya na, medyo madilim na kasi hapon na mga kalapatids. Yan, hindi ko na So bali, nilipat na lang muna tayo siguro dun. Pagkatapos ko rito sa hen, papakita ko naman yung mga kakbo. So yan mga kalapatids. So guys, eto na si si Taiwan natin. May nagsasabi kasi na para daw may PMB to. Yan, no? Actually, nanggaling na talaga to sa PMB. At inan nyo, paling na. PMB survivor to mga kalapatids. Baliling survivor yan. So, siya yung paramigso survivor natin. Yan. Sa tropa din to mga kalapatids eh. Nagbigay na rin ng anak to. Nag-overall, nag-lap winner yung anak nito. So, ngayon nilalaro natin yung anak niya. Dalawa yung nilalaro natin. Tatlo yun eh. Ang kaso, yung isa nga, di ba, nawala si Balileng Junior. Nawala, hindi na nakabalik hanggang ngayon. Hindi ko alam, nahuli kasi siguro yun mga kalapatids. To hindi mawawala sa breeding natin mga kalapatids. Hanggat bumubuga pa, kukuhanan natin ang kukuhanan ng lahi. So, bumubuga pa naman, kailangan lang talaga ng conditioning niya talaga. Medyo maliit pa kasi nga nag-aagawan sa pagkain eh. Ang inaatupag nito away eh, hindi pagkain, kaya hindi siya nakakapag-concentrate. So maganda talaga na ibukod ko na to si Baliling ng talagang cage niya. So hindi pa rin kasi natatapos yung ginagawa natin dito na kulungan. So sobrang busy lang talaga. So yun mga kalapatids, kuha pa tayo ng isa. So yun guys, eto si Kulit.
susubuan na rin natin to total, tapos na sila magsubo dun sa inakay nila. So at least meron na siyang pangbawi. So kaya natin ginagawa to, mga kalapatids, bakit tayo nagsusubo sa breeder, sa inakay at sa kalapati natin ng multivitamins saka ng calcium lactate. Yung benefits kasi nito, mga kalapatids, para maibalik po yung mga nawawalang ano sa kanila, nawawalang sustansya, or mapalakas muli yung immune system nila, yung katawan nila, eh gumana silang kumain. At saka at least pang maintenance sila yan, parang food supplement po. Kumbaga sa tao eh, kailangan mo rin yung pagka napagod ka, syempre nauubos yung enerhiya mo, lahat nagagamit, di ba, mga kalapatids. So ganun din po sila, mga kalapatids, so kaya tayo nagbibigay nito. Pero meron tayong araw na itinakda para magbigay sa kanila, hindi yun araw-araw, mga kalapatids. Kung nakita nyo sa mga old na video ko sa sinasabi nilang araw-araw ko nagbibigay, iba-iba po kasing klase ng gamot na ibinibigay natin. Meron kasi tayong herbal na binibigay, may malunggay tayo nun, meron tayong oregano, tsaka yan nga multivitamins, tsaka yung calcium lactate, tsaka yung 4-in-1 natin. So kaya yung lima na yan, mga kalapatids, na ginagamit ko, kaya meron tayong tatlong araw sa isang linggo na binibigay iba-iba, kasi hindi ko sila pwedeng pagsabasabayin. Masama naman po yung pagkasobra, di ba, mga kalapatid? So yun lang po yung ginagawa natin, kaya meron tayong araw sa isang linggo, meron tayong timetable para dyan, para magbigay, para hindi sila hindi rin maapektuhan yung kalusugan nila. Ito po yung partner ni Colette, blue bar din. So nakaka second clutch na sila. Yung pang second nila, isa lang po yung nabuo. Siguro kasi nga nabasa ng ulan yun eh. So yan po, bigyan na rin natin to. Mas ito yung kailangan na bigyan kasi medyo manipis, mga kalapatids, gawa nga nung siya yung madalas magsubo dun sa inakay. So tatanungin nyo kung isasali ko pa to sa breeding, kasali pa to, mayroon pa siyang pang third clutch. So kung pwede natin masingsingan ng super set, gagawin natin at masubukan yung linyada ni Colette tsaka na itong blue bar natin. So itong blue bar naman natin na to, ito ano to eh, yung kay ano nga to, kay blue ball, sorry, nabubul tuloy ako. Blue bar hen Jansen natin, tsaka kay blue bar kak natin na si Colson by Lolita, yung nawala. So may naiwan siyang dalawa sa akin, babae parehas. So ito yung isa nandun sa loob. So yung pliers natin yun, pero gagamitin din natin to kung in case na magkaroon na ng race sa RRPC, kasi naka super set yan, mga kalapatids. So wait pa rin tayo, mga kalapatids. So yan, medyo lumiwanag. So ito siya, mga kalapatids, yung inakay natin, yan. So bali calcium lactate lang ibibigay natin kasi kahapon nakapagbigay na tayo ng multivitamin. So ito siya, gantong edad, daily ang bigay natin sa kanya, pero alternate yung binibigay natin, multivitamins, calcium lactate. So yan, anong magandang benepisyo sa kanya ng calcium lactate, para kasi sa buto yun, para ma-develop yung mga bone niya rito sa pakpak. Yan, kasi importante yung muscle, yung bone, at saka nakapagpa-relax po yun, mga kalapatids, lalong-lalong yun sa mga nangungutong-uto. So yun, mga kalapatids, ito na siya. Abuhin, mga kalapatids, to abuhin, no? Abuhin yung kulay niya. So yan yung kulay niya, abuhin. So yun, mga kalapatids, ito super conditional, laki ng katawan. Ayan, no? Ang kinis niya na, mga kalapatids. So ito yung balak ko dito, is si Taiwan ang ipartner, mga kalapatids, yan. Ito naman yung anak nung pinatner ko dun sa isa natin na pinakita kanina. Siya na yung sa cut banded natin na kalapati. Ito yung pinatner ko roon nung una, nagkaroon lang sila din ng isang anak. Lalaki lang din, lalaki din yung anak nila. Blue bar yata. Ay, hindi. Ganito rin kulay. Pareha sa kanila, checkered. Blue check. So, yan. So, ipapartner ko siya dun kay Taiwan.
ganda ng condition nito. Ang kinis mga kalapatids. Ay! Tumalsik. Sayang yan ah. Parang ayaw niya mga kalapatids ah. Parang may nakabara sa lalamuna. Okay na. So guys, ito naman yung puti natin. Ang ganda rin na. Yan. Katatapos lang din maglugo nito. So, ayan na siya. Ready to breed na rin ito yung mga barako natin. Kasi medyo may ano lang sa mga ulo-ulo. Yung patubo na mahaba na rin. So, ayan siya. Bali, hanapan natin siya ng pattern. Yun nga sa blue bar na sinabi ko. Try natin ito ibang gato, mga kalapatids. So guys, si tatang yan na sobrang naglugon yung mukha. Tingnan yung mukha. Oh. Lugon si tatang mga kalapatids. Ayan si tatang. Oh. Napapanot na yata si tatang. Ah. So, sa grizzle natin ito ibabangga. Subukan natin ito si tatang sa grizzle. So ito, marami na sa akin na i-produce ito mga kalapatids. Nag-produce na ito ng naga. Dito ya, oh ito, tatay ito ni ano ni Batangas Sport. Pero yung nanay ni Batangas Sport nawala yun eh. Nakabalik sa akin pero nawala na naman uli eh. So binangga ko yung nanay ni Batangas Sport dito. So yun ang kinalabasan, blue bar. Si Batangas Sport, yan. Yan siya si tatang. Tapos sa yung sipula natin, anak din nito yun. Tapos yung isa nating blue bar din na nilaro din ng South, pero hanggang ano lang yata yan, San Andres, Quezon lang yata tumukod ron mga kalapatids. So bitin-bitin yung binibigay sa aking anak dito. Siguro may mali tayo sa mga system nung araw, kaya hindi tayo umaabot ng dulo. So yun lang mga kalapatids, si tatang, ito si tatang. So yun guys, ito na si Emil natin. Titingnan ko kung alin dun yung ipaparis natin. Maganda rin kasi yung bigay nito eh, yung anak nito eh. Yun nga yung pilay, ito yung partner nung blue checker natin na cut banded. Ito yung pinaris ko rin dito. Yun nga yung nilabasan, yung pilay na yun. So bali, may kapatid yun, yung blue bar. Dalawa yung binigay nito, yung blue bar tsaka yun. So yun mga kalapatids, ang naging bunga nito yun si Pilay. So titingnan natin hanggang saan yun. So ito, ready to breed na rin to. Medyo konting lugon-lugon lang din. Ayan, pero ano lang, barako naman to mga kalapatids, walang problema. Ang hindi lang maganda is yung babae, kasi nga maglalabas ng itlog yun, masakit sa katawan. So yun lang mga kalapatids. So yun mga kalapatids, sinabon na tayo ng dilema. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At saka, siya nga pala, kaya po tayo magbe-breeding na mga kalapatid. Sa susubok po tayo sa bagong club na sasalihan natin, ang ARPCI, Antipolo Racing Pigeon Club, INC. Incorporated ba yun? Basta yun na yun mga kalapatid. So, yun. Kaya paghahandaan po natin mga kalapatid, makikijoin na naman tayo sa bagong club. So sana pagpalain tayo doon mga kalapatids, at muli nating pagsikapan makuha po yung mga kalapati natin na makauwi, kahit makauwi man lang mga kalapatids. So masayang masaya na tayo doon, at least nakalaro tayo at nagkaroon na naman tayo ng mga bagong mahanap ng mga kaibigan. So yun lang mga kalapatids, good luck na lang po sa bago nating papasok ang club. So paano mga kalapatids, hanggang sa muli, God bless, masalam.